serving. Knockout wins it. 65 years. The drought. Back to cream line. Eliza. Put away from Nina Wong. Pauline Gaston nag-trending sa kanyang debut game kontra sa Army. Pat Sharaporn explodes, import number is on. Mga ganap ating balikan, tutok lang dito. Pero bago nating pag-usapan yan. Please subscribe, like and click the notification bell for more volleyball updates. Sa likod ng panalo ng Cherry Tigo ay ang nakakamanghang import numbers ni Mylene Paat. Na dinamina ang last two sets kontra sa Army sa mga score na 25-21, 23-25, 25-16 at 25-12. Para samahan ang creamline at F2 sa tuktok ng standing with clean record sa PVL 2023 All-Filipino Conference. First set pa lang ay nagpakitang gilas agad si Team Captain Mylene Paat para pangunahan ang opensa ng crossovers. Kahit wala ang Army's ace spiker na si Jovlyn Gonzaga ay di naman nagpabaya ang Army para kahit papano ay di sila maiwanan ng kalaban. Nakakasabay sila sa opensa kahit napamatay momentum ang kanilang errors, kaya naman sa huli ay nakuha ng Cherry ang first set win. Sa second set ay humiyaw na ang mga fans dahil pinasok na nga ang moral booster na si Pauline Gaston. Agad siyang binigyan ng set ni Alina Bicar para sa isang down-the-line attack. At tila ba dinog show ang Army squad kahit na hindi ito naging sapat para makuha ang panalo. Sa third and fourth set ay di na nga pinaporma pa ng Cherry Tigo ang Army at pinagtulungang talunin ang Army Black Mamba. Sumabog nga ng MVP performance si Mylene Paat with 26 big points, 4 blocks at 12 excellent digs. Di rin naman papahuli si EJ Laure at pumuntos ng 12, gayon din si Zakar Andang. Habang naka-8 puntos at 7 excellent receptions ang off-the-bench debutant na si Pauline Gaston para sa first Pro League champion. Dahil sa magandang performance na ito ay nag-trending nga itong si Pauline sa Twitter. As of writing ay naka 1,609 tweets sa Twitter. Samantala, di naman naging sapat ang 16 points ni Royce Tubino at 12 points ni Jeanette Villarreal para pantayan ang mainit na performance ng Cherry Tigo sa 3rd at 4th set. Susunod na lalabanan ng crossover ang undefeated F2 habang Army susubukan namang bumawi kontra PLDT sa Huwebes, February 16. So may gusto pa ba kayong i-comment down nyo na yan? Salamat sa panunood.